Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung sinasabing lumalaganap na fake news bago nagtapos ang 2023 at sa pagpasok ng 2024. Thank you sa suporta, no? Maraming salamat kay General Macanas Maki. Ito ay ang tungkol sa Manifesto of Withdrawal of Support kay PBBM na pinangungunahan ni Retired Captain Clemente Dado Enrique, na nakahikayat kay General Johnny Macanas at ng isa pa daw, General. Ito po, good news. May isang retired general na bago lang nagpirma sa manifesto withdrawing support kay BBM, kasama ang kanyang pamilya at mga kamag-anak. Ito, basahin ko yung message. Ngayon ko lang natanggap. Sir, count me in sa manifesto. Romy Mapala here. Romy Mapala is Brigadier General Romy Mapala, retired. Kasama na rin dito ang sinasabing pagpapalaganap ng video patungkol sa AFP-PNP convincing PBBM to resign. Na siyang ikinagalit ni Chief PNP Benjamin Acorda, kaya nagpaimbestiga na ito. Kaya nag-utos na siya sa Anti-Cybercrime Group na magkaroon ng pag-iimbestiga patungkol rito, at i-identify na yung mga tao sa likod ng dissemination ng false information na ito sa social media laban sa administrasyon. Matapos ngang manawagan at manghikayat ni PMA Matikas Class of 1983, Retired Captain Clemente Dado Enrique, sa publiko ng isang signature campaign na naglalaman ng isang manifesto expressing withdrawal of support to PBBM na itinuturing bilang isang galaw na tinatawag na inciting a rebellion. Matagumpay naman niyang naiparating sa publiko ang kanyang panghihikayat at isa sa mga nauna niyang nahikayat sa kanyang ginagawang inisyatibo ay ang isang retiradong general na nangangalang Retired General Johnny Macanas. Umikot at umiikot hanggang ngayon ang manifestong ito online at huling napabalita na mayroon na raw itong humigit kumulang na 10,000 kataong pumirma na. Thank you sa suporta, no? Thank you doon sa mga ilan na ba ngayon? Almost 10,000 na pumirma ng manifesto. Ibig sabihin, hindi lang ako nag-iisa, ang dami nyo, no? So, ang sabi nga niya, hindi nga lang daw siya nag-iisa patungkol sa kanyang nais na mangyari ayon dito sa manifesto, na bumaba na si PBBM sa pwesto at iaangat na bilang presidente si VP Sara. Kamakailan nga lamang ay nagpahayag siyang muli ng kanyang saloobin. At ang sabi niya, hindi daw siya pwedeng takutin. Oh, tapos tinatakot ako. Hindi ako pwedeng takutin, no? Hindi ako pwedeng takutin. Okay, so sinabi nga niyang, huwag nga raw matakot itong mga vloggers na to. Of course, referring to current administration. Dahil nga sa dami ng taong bayan. At yung ibang vlogger, pick upin ninyo, gawin yung ano, kayo matakot. Tinatakot, pero haya mo. Kasi matakot sila sa dami ng taong bayan. No? Ang sabi pa nga niya, bring it on. Kasuhan siya. At magpapakulong naman daw siya. Kaso, bring it on. Kasuhan niyo ako. Kasi pag ako kinasuhan niyo, magpapakulong ako. That makes a hero out of me. Bring a hero out of him. Yan ang kanyang pahayag. At sinabi niya, kapag siya ay kinulong, magagalit ang mga tao. Oh, that makes a hero out of me. And the people will hate you. At kung siya daw ay tatakutin pa, mariin niyang sinabing, I will show my defiance. Ako, I will show my defiance. Sinasabi ko na, I will show my defiance. Makasuhan niyo ako, I will not defend myself. Sabihin ko na lang na, ano, o sige, guilty ako, sabihin niyo. O sige, sabihin ko, hindi ako guilty, lutuin niyo, kulong niyo ako. Fine, make a hero out of me. Sabi pa nga niya, sa pananakot na ginagawa daw ng present administration, eh nagpapakita to ng kaba. Mukhang kinakabahan na daw ang kasalukuyang administrasyon sa ipinapakita ng mga tao. Of course, patungkol sa kanyang manifesto. Hintayin ko na lang na mawala yung administrasyon. Because doon kayo pupunte. No? Ngayon, kung kayo, maraming bis na tinatakot nyo yung mga taong pumipirma, it shows, it's a sign na kayo, kinakabahan kayo. Yan, kinakabahan kayo. Masyado kayong natatakot sa tao. So, ang tanong ko lamang, kapag ang isang tao ay alam mo nang gumagawa ng isang krimen, at ito ay maliwanag naman sa sinasabi ng batas, ang Revised Penal Code, dapat ba itong sawatain? Dapat ba itong pahintuin at paimbestigahan?
ito ba ay isang klase ng pananakot para tumahimik yung gumagawa ng ganitong klaseng pag-iingganya at paghihikayat na i-withdraw ang kanilang support sa presidente ng bansa? Kung ito ay maliwanag namang gumagawa ng isang krimen, dapat bang pikit mata na lamang ang gagawin ng administrasyon? Dahil kapag kumilos ang administrasyon para ito ay pahintuin, nagpapakita daw ng pagkakaroon ng kaba. Parang hindi ito logical. Parang wala ito sa rason. Ibig bang sabihin kapag ikaw ay lumalabag na sa batas, dapat hindi ka sawatain? Dahil kapag ikaw ay sinawata or pinahinto, nagpapakita ng kaba? Kaba sa mga ginagawa ninyo? Hindi ba dapat ang administrasyon, ang gobyerno ay talaga nagpapatupad ng batas? Hindi kahinaan ng isang gobyerno ang pagpapatupad ng batas, lalo na kung ang kanilang ipapahinto ay makapanghihikayat pa ng mas maraming tao na gumawa ng aksyon na labag sa batas. Ang tanong pa niya, bakit ninyo gustong isuppress ang tao? No, ba't yung kinakailangan isuppress ang tao, yung intensyon, yung mga ano ng tao? Hayaan nyo sila magpirma. How sure are you pipirma yung 30 million, 30 million? Oh, come on. Okay, masyado naman kayong nakakakabahan. Isuppress saan? Sa kanilang pagpapahayag para i-withdraw ang kanilang support sa Pangulo at iangat bilang Pangulo ang pangalawang Pangulo? Hindi ito suppression pag i-implement ito ng batas. Kapag lumalabag na sa batas, dapat na itong putulin. Dapat na itong pahintuin. Lalong-lalo na kung ito ay pagpapalaganap ng fake news. Ang pagpapalaganap ng fake news ay isang krimen na maaaring makasuhan ang gumagawa nito under Article 154 of the Revised Penal Code na may kaugnayan na rin sa Cybercrime Prevention Act. Kapag ka ba pinapalaganap ang fake news, hindi dapat nasupilin, hindi dapat kalusin, hayaan lang lumaganap ang mga kasinungalingan. Kung nais nyong iparating ang mga hinaing nyo sa Pangulo, gawin nyo ito ng legal. Sa legal na pamamaraan, sinabi natin na marami nang nagrereklamo sa mga nangyayari sa ating gobyerno as of now. Marami na nag-i-issue, marami nang tumutuligsa sa sobrang gastos ng kasalukuyang administrasyon. Ang laki-laki ng idinagdag na pondo na ayon nga kay Senator Coco Pimentel ay labag sa konstitusyon. Kaya ito ay kanilang iaakyat sa korte para malaman kung constitutional ba yung ginawa nilang pagdadagdag sa pondo na hindi naman hinihiling ng executive department. Nakikita naman natin na maaari nating tuligsain ang gobyerno pero sa tamang pamamaraan. Huwag cut the process. Hinamon pa niya ang iba na bakit daw hindi nilang gumawa ng manifesto of support para kay PBBM. Eh, hindi ganyan ang Pilipino. Gawa rin kayo ng ano nyo, manifest nyo. Sabi ko sa interview, gawa kayo ng manifest nyo sarili. We support BBM as the president. Yung ganun ba? Gusto nyo gagawa ng ano ng manifest para sa inyo? Pwede rin. Pirma kayo. Lahat kayo loyal sa BBM. Lahat kayo, pirma kayo. We voted for BBM. We are the 31 million who voted for BBM. We support him up to this moment. Naniniwala kami sa suppression ng Pilipino sa pagkikil ng mga ng justisya ng mga karapatang pangtao, no, yung freedom of expression yun, naniniwala kami na dapat tanggalin yung SMNI na yan, na dapat ikulong si Celis at si Badoy, na dapat yung ICC papasukin at ikulong, imbisigan si Duterte at pati na rin si Sara, Inday, Sara at pati siya dapat ma-impeach. No. Naniniwala kami na dapat pananagutan ni Sara Duterte yung kanyang confidential funds. Pero yung sa Senado at sa Congress, wala kami pakialam dun. Wala kami pakialam, pumirma kayo ng pumirma. Liquidate by certification. Basta kami, naniniwala kami kay BBM. Naniniwala kami na yung droga, magdipano sa Pilipinas, okay lang. Masaya kami na maging biktima yung mga anak namin. Yan, naniniwala kami dyan. Magsinghot kayong lahat ng cocaine. Pati itong pulburon issue, pinapanaganap nila kahit wala silang ebidensya. Style ba ito? Style ba ito para yung mga tao ay maniwala sa kasiraang ito ng Pangulo? Kung totoo may video, ilabas na ninyo yan.
Kasi deserve namin, deserve ng taong bayan malaman kung totoo ba yan o hindi. Bakit kailangan pang patagalin kung talagang mayroon? Gawa-gawang kwento ba ito? Tapos paniniwalaan ng ibang tao kahit wala nang nakikitang ebidensya? Matagal pa bang i-edit ito para mapaniwala talaga na may ganitong klaseng video? Kahit walang manifesto of support para kay PBBM, obligasyon natin na respetuhin ang kanyang posisyon, ang kanyang pagiging presidente. Obligasyon ng bawat Filipino na manatiling tapat sa konstitusyon, sa batas. At ano ba ang sinasabi ng batas? Ibigay ang suporta sa mga nahalal. Kaya nga sinasabi sa revised penal code, kaya nga nagiging kaso ang rebelyon. Isa rito ay ang pagtanggal sa chief executive ng kanyang kapangyarihan. So dito pa lang, ibig sabihin obligasyon natin na pangalagaan ang pangulo, ang kanyang posisyon. Kung may question tayo sa kanyang pamamalakad, daanin natin sa legal. Dahil sabi nga natin, walang perpektong liderato. Lahat yan may mali, lahat yan may kapintasan. Pero ang paghihikayat para ibagsak o tanggalan ng suporta ang pangulo at iangat ang pangalawang pangulo bilang pangulo, ito ay labag sa batas. Kaya there is no need to make a manifesto of support para kay PBBM dahil very apparent na obligasyon iyon ng bawat Filipino. Siya ang nanalo bilang presidente kahit nga hindi natin siya kandidato. We should abide by the law. Di kailangan na magbigay pa ng manifesto katulad ng ginagawa ninyo. Sa mga vlogs ng dalawang retired military men na ito, pinapakita kasi nila na malakas na ang paghikayat na matanggalan ng suporta ang Pangulo. Pinapalabas nila na suportado sila ng AFP at ng PNP. Pati nga daw si Senator Amy Marcos ay naghihikayat na napababain si PBBM sa kanyang pwesto. Gusto kong magbigay sa inyo ng update doon sa initiative ni Senator Amy na kinakausap niya si PBBM para mag-resign na lang para maiwasan ang paglanak ng dugo. Yan po ang i-vlog ko kapon. Dahil ang mga anak ni Senator Amy, kinakausap nila ang kanilang mami na speak up mama, do the right thing for the sake of our country and for the sake of Grandpa Marcos Jr. So ngayon, may natanggap akong report na similar to this. Ang sinasabi dito, this is the message, na hindi lang si Senator Amy ang kumakausap sa presidente. May iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung aktwal. Sir, mag-ready na po tayo. Yan. Kung hindi siya mag-step down ng kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, matigas lang si Smudge. Yan po, yung aktwal text. Na, mayroon pang dagdag pala, short ano lang. Maraming may hawak sa Polvoron video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya, PBBM, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong Polvoron video. So to me, this is a good development dahil akala ko si Senator Amy lang, yung parang legit o referee na, sige na ading, maawa ka sa ating bayan. Maawa ka sa ating tatay. Hindi totoo yung revelation ni Maharlika. Magsalita na sana sila. Kaya lang, lahat na revelation ni Maharlika, walang nagsasalita eh. So silence means totoo. Yun ang may vlog si Atty. Trixie tungkol niyan. Na tama ang paratang ni Maharlika dahil tahimik sila. Napaka damaging. Pasabog talaga. Ilang pounds na bomba yan. 500 pounds o 1,000 pounds na bomba yung mga binabato ni Maharlika. Hindi sila sumasagot. So, alam ni Senator Amy, narcolist, meron pang pulburon video na according to Maharlika, alam din ito ni Senator Amy, kaya gumagalaw siya. Yung iba na may kopya rin. Okay. Nabanggit ko na dito sa aking brag. Excuse me. Na yung aking source, napanood niya yung video na yon sa isang army colonel na pinigrabe.
maraming PMIRs na may hawak nito. Thank you for makainin. Hanggang saan aabot yung tapang ninyo? Yung pagsasabi nyo tungkol dun sa pulburon issue? Na para bang totoong-totoo ang inyong sources? Na totoong-totoo ang inyong nalalaman patungkol dyan? Samantalang, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabing, wala yan. Kung meron yan, noon pa yan lumabas. Bakit nga ba hindi nyo maipalabas? Kung totoo man. Pero sinabi nga, ito ay fake news. Kaya umalma na ang AFP at ang PNP. At ngayon sinabi niya may video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isang pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country? Kung mapatunayan, even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagkukokain. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can see that every... Hindi lang leader lang. Ang leader dito, maraming mayor dito nagkukokain. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, talaga lumabas yan. Wala yan. Okay. Yes, Anak. Yeah, break up rin yung problema sa insurgency. During your term, ano ba talaga yung dahilan bakit na-stillmate yung decision? Na? During your term, bakit ano talaga yung dahilan bakit na-stillmate yung decision ng DDA panel sa kanyang government panel? Na-stillmate? Well, until now, it's still the same. It has always been the same. Ang tingin ko dito, ang wala talagang I cannot doubt the sincerity of government because you remember I was with government. Hindi ko masanaw ako nga sa yung insist in hindi sincere yung kabila. To really sit down and work on it of what we want to happen to this country. So may big possibility na kung sakali mabuksan itong histogen after sa inkubator ito, ganun pa rin yung mangyari. Because they're not serious. I don't know. I hope that it will be a change for the better. At least the better part of the talks would succeed to make way for the succeeding ones to prosper. Last na lang, Mayor, magkastos ba talaga itong isto? Billion daw yung gagastos yung awan ko, hindi ko talaga mahanap ko. Until now, litong-lito rin ako dyan eh. Mas mabuti siguro kung ano. Pag-umpisa muna tayo dito sa civil society and the responsible civil society that are not attuned with the communists. Huwag yung mga progressive. Yung ayaw ng komunista, ayaw ng pamuraan nila. Tapos, usap ito. Rather than government diretso. Preliminary muna dito. Naging successful yung EO70 mo noon. At pagdating ni rapporteur dito, UN rapporteur, gusto niya ipa-abolish. Sino ba? Ano ba yung 770? Yung 770 na sinasabi mo? Yung number 70 ni President Noon. Ano yun? What is it? Ano nga yun? All issues mo noon. Regardless ito sa mga nagtutrendan ng mga MPAs. At sinusuntahan naman ng NDFL-CAC. At pagdating itong si UN Rapporteur, ay yan talaga yung muna niyang sinasabi na ipa-abolish or buwagin. Bakit daw?
sino ba may may nagsabi sino sa kanya? Hinampas ko siguro ng Sabi nga rito, PNP chief orders probe on those behind fake destabilization plot posts. Sinabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, yung ating chief PNP ay nagbigay na po ng instruction sa ating anti-cybercrime group. Inumpisahan na po, Sir Aljon, ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang investigasyon para nga tukuyin kung sino po ba ang source nitong mga kumalat po na mga social media posts kung saan napabalita na ang PNP nga po ay naka-full alert because nga po doon sa mga balita po ng destabilization at gaya po ng nasabi po ng ating GPNP kanina lang po na kung sino man po ang mapapatunayan na nagkalat po nitong mga misinformation na ito ay mananagot po sa batas. Para imbestigahan po ito at i-identify po ang grupo o tao behind this. At once ma-identify po ito, appropriate charges shall be filed. Sabi nga dito, may dalawa daw na pinaiimbestigahan. Pero sa social media, dalawa lang naman ang makikita nating nagpapalaganap ng manifesto na ito. Ito ay si Retired Captain Clemente Dado Enrique at ang isa nga ay si Retired General Johnny Macanas. Meron nga pinaiimbestigahang vlog. Ito nga sinasabi nating nung tinignan ko itong good news, AFP PNP Generals convincing PBBM to resign? Ayun, tinignan ko nga ito. Ito ay vlog ng General's Opinion ni Retired General Johnny Macanas Jr. Pero nung ito ay aking i-click, iba na ang titulo ng video na ito. Hindi na makikita tong title ng good news, AFP PNP Generals convincing PBBM to resign. Malamang ay kinabahan na rin si General Macanas Jr. dahil nga sa napapabalitang sila ay pinapahanap na. Nung tinignan ko to sa title na ito, lumabas naman. Pero nung kinilig ko, iba na yung title. So mukhang kinabahan ba si General Johnny dito kaya iniba niya yung titulo ng kanyang video? Ito na kasi yung bagong title. Pati nga si AFP Chief General Romeo Browner Jr. ay dininay ang tungkol sa alegasyon at yung kumakalap na destabilization plot. Ang sabi nga niya, ang military daw ay united o nagkakaisa under the strong leadership of Marcos, the Commander-in-Chief. Ito pang sabi, the armed forces of the Philippines stands firm in its unwavering loyalty to the Constitution and its solemn commitment to fulfill its mandate. The men and women of the AFP remain steadfast in their role as the guardians of our nation's sovereignty and defender of democratic principles. With the strong leadership of our Commander-in-Chief, the AFP will move as one in defeating all threats to our peace and national security. Sabi nga natin, di ba, ang lakas-lakas ng dating ng statement ng Retired Captain Dado Clemente tungkol sa manifesto na para bagang pinapakita niyang malakas at siya ay suportado ng kanyang mga kamista. Subalit sa di inaasahang pagkakataon ay napahiya sa kanyang mga kamista itong Retired Captain Dado Enrique. Dahil sa pagkakataong ito, tumistan siya ang mga kabatch niya sa PMA Batch 83 at sinasabing his mistas are annoyed. Pero sinabi nga niya yung huling video niya, bring it on. Handa siya magpakulong. At kapag nga daw siya ay nakulong, we will make a hero out of him. Kaya bring it on. Pero sa isang vlog naman ni Retired General Macanas, sinabi niya na okay naman na matapos ang taon ni PBBM. Basta magbago lang siya ng kanyang gawi or kanyang sistema. Mapagpatawad. Ako, mas gusto ko sana ganito na ma-realize ng nasa Malacanang na hindi na magandang nangyari dahil grabe ng reklamo. At pag humingi ng second chance ang presidente, gusto ko. That's my stand. Gusto ko magpatuloy ang Pangulo na manungkulan hanggang 2028. Basta ibahin na yung takbo ng gobyerno. Hindi katulad ngayon. So medyo naiba na ang kanyang nagiging hangarin. Medyo contradicting na sa sinasabi ni Retired Captain
Dado Enrique. Yung mga nagmamatapang ngayon para kay VP Sara, nilaglag ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman din daw siya nakikipag-meeting sa mga pulis at militar para sa destabilization. PNP officers, officials, and forces officials, other politicians and other three year mom, you have plans, secret meetings for the staff, anong may gagawin kayo against ako? Yeah. Sino maniwala sa akin? They're meeting you down. Hindi nung basta gusto lang nang nila secret meeting na kayo. Kaya yun ang worry na Manila. Kaya pa-check sa akin. Sino naman gagong police o pati military na magkipag-meeting sa akin so this stab? You must be crazy. Who do you think is nag-leak naman ganyan ng mabalita? What do I think? It's all their insecurity, maybe. It's all in the mind. Why would I bother to tinker with these things at this... Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my... naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Play somebody else? In place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? So anong ibig sabihin nito? Nag-iisa na lang na PM Ayer itong si retired Captain Enrique? Maliban na maaari silang makasuhan ng inciting a rebellion, doon sa pinapakalat nilang fake news, ay maaari rin silang sampahan under Article 154 of the Revised Penal Code na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kaya andasal lang talaga natin, sana ay maayos na mga leaders natin ang kanilang mga issues. Ang tagal-tagal pa kasi ng eleksyon para sa ihahalal na susunod na Pangulo. Pero ngayon pa lang, nagkakagulo na sila. Hindi sila mahiya sa taong bayan na ngayon, talaga masasabi nating nahihirapan sa buhay. Pero hindi nila pinapansin itong kahirapan na to. Mas pinapansin nila ang issue sa politika. Mas maganda kasi nagkakasundo ang mga namumuno sa atin para maging maayos ang lahat at maging maganda ang takbo na ekonomiya. Hanggat puro kayo awayan dyan, hanggat nagpupukulang kayo ng issue about corruption, about sa pagnanakaw ng pondo ng bayan, pare-pareho kayo mapipintahan ng taong bayan na lahat kayo ay corrupt. Sino ba ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Kaya dapat ayusin ng gobyerno para sa ikauunlad ng bansa. At ang taong bayan ay dapat ding maging metikuloso sa kanilang mga napapanood at nadidinig. Ang dapat lang nating pagtuunan ay maging maayos ang ating bansa. Pero ang mga nagkasala sa batas ay dapat managot pa rin. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.